Meron na naman tayong santo na hindi sasambahin ha, sa mga anti-Catholic dyan. Hindi po namin sasambahin si Caloring, bagkos kami po ay hihingi ng tulong at kanyang dasal na we believe that Caloring is already in heaven. Hello mga ka-faith, welcome again sa ating vlog. And today, pag-uusapan po natin ang possible na maging susunod na Pilipinong santo. Walang iba si Laureana Caloring Franco or mas kilalang Caloring. At ang kwento niya ay punong-puno ng pananampalataya, sakripisyo at unwavering commitment sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay. I'm sure baka iba sa inyo ay hindi pa kilala si Caloring. Sino nga ba si Caloring at pag-usapan natin ngayon dito sa ating vlog? Alam niyo si Caloring, ipinanganak siya noong July 4, 1936 sa Hagonoy, sa Taguig, sa isang pamilyang kung saan ang kanilang faith ay kanilang lifestyle na talagang mga sagradong Katoliko na kahit mahirap ang buhay pero ang debosyon ng kanyang pamilya sa Diyos ay talagang matatag. Dumaki siya sa Katolikong pamilya. Dahil sa kinalakihan ni Caloring, yun yung nagtulak sa kanya, sa kanyang matinding dedikasyon sa Diyos. Yun yung nagtulak sa kanya na mas mahalin at magsilbi sa Diyos. At yun yung nagtulak sa kanya sa pagtuturo ng ating Catholic faith. Alam nyo, early in her life, sumali si Caloring sa Legion of Mary at kung saan dito mas lumalim ang kanyang debosyon kay Mama Mary. At dito na-discovery niya ang calling niya to serve bilang isang katekista. Alam nyo, sa mga formative years niya, dito na form si Caloring na rooted sa values of prayer and service. Itinuturo ng parents niya at na-nurture na magkaroon siya ng active participation sa Legion of Mary. In year 1969, ito yung naging pivotal moment para kay Caloring. She made a life-changing decision na iwan ang kanyang stable job. Kasi noong time na yun, nagtatrabaho siya sa Philippine Air Force at iniwan niya ang kanyang trabaho para maging isang full-time na catechist. Parang isipin natin, no, parang kabaliwan yun, no, para gawin ni Caloring yun. And this is a bold step. Parang iba, parang nagugulat ba, parang Caloring, bakit mo kailang iwan ang maganda mong trabaho? Yun, meron silang disbelief na bakit ginawa to ni Caloring. Especially mga katrabaho niya. Alam mo, maayos ng buhay mo dito, pero iwan mo trabaho mo sa isang katekista, wala ka namang kikitain dyan. Ano yung naging dito stand ni Caloring? Para kay Caloring, ito ang mas nangingibabaw sa kanya. Yung tawag ng Diyos to dedicate her life sa pagtuturo ng Catholic faith without expecting any financial reward. Ang ganda nun, di ba? Alam nyo, profound ang commitment. Talagang matibay ang commitment ni Caloring sa calling niya. Kasi humarap siya sa maraming mga challenges, including financial hardship. Of course, iniwan niya ba naman yung kanyang trabaho? Pero hindi niya hinayaang mangibabaw yung problema, yung challenges sa kanyang pananampalataya at dedikasyon bilang isang katekista. Nanindigan siya, kumapit siya sa Diyos ng buong pagtitiwala. She became a light in her community through teaching, serving, at living out the gospel of Jesus. Imagine that mga ka-faith, napakahirap nun. Sa buong buhay ni Caloring, sobrang selfless. She was recognized by the church. She was honored with the Pro Ecclesia et Pontifice Award by Pope John Paul II and Mother Teresa Award for her work with the poor. Praise be to God, di ba? These accolades were a testament to her dedication. Pero, alam nyo, mas nangibabaw pa rin ang humility ni Caloring. And she continued her mission to evangelize and serve others. Alam nyo, despite this recognition, mas nag-focus si Caloring sa kanyang mission, emphasizing the joy and fulfillment found in serving God and His children. Hindi siya naging Jollibee, hindi siya naging pabida,
hindi lumaki ulo niya, pero mas nangibabaw ang misyon kaysa ambisyon. Alam nyo, after years of being selfless and enduring faith of Caloring, yung naging buhay ni Caloring came to an end. At namatay po si Caloring noong October 17, 2011. She bravely battled, I think, ovarian cancer. Her life is a testament of her strength and unwavering spirit even in the face of suffering. Her passing was a moment of profound loss but also a celebration of a life well lived in God's service. Na si Caloring ay namuhay ng tapat na naglilingkod sa Diyos without expecting any financial reward. Mahirap yun, pero yun yung naging calling at mission ni Caloring. Kaya ngayon, ang Diocese of Pasig ay nag-initiate ng cause for her beatification, recognizing her life as a shining example of virtue and service. Her story continued to inspire us, reminding us of the profound impact of living a life dedicated to God's call. Kaya mga ka-faith, as we remember Caloring Franco, ma-inspire tayo sa naging debosyon ni Caloring. Yung naging servisyo niya, yung kanyang courage, despite or in spite ng mga pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay, including yung paglaban niya sa cancer, naging matatag si Caloring at kumapit siya sa kanyang pananampalataya at sa kanyang mission. Her legacy is a powerful call to each of us to live a service of humility and deep faith. Kaya mga ka-faith, I hope na na-inspire kayo dito sa naging buhay ni Caloring. And make sure na i-share niyo to sa inyong mga friends and relative. Meron na naman tayong santo na hindi sasambahin ha, sa mga anti-Catholic dyan. Hindi po namin sasambahin si Caloring, bagkos kami po ay hihingi ng tulong at kanyang dasal na we believe that Caloring is already in heaven. Caloring Franco, pray for us. And also, I want to thank mga ka-faith ang ating Merchiful Shop, ang Merchiful Team for creating this beautiful merch. Kung interested kayo bumili ng mga ating mga Catholic merch, ilalagay ko yung ating link sa Merchiful Shop or Shopee. Marami mga variants dyan kung sa kayo pwedeng makabili ng ating mga merch na katulad nito. At sa inyong pagbili ng mga merch na yan, ay mas matutulungan nyo ako na makagawa pa ng mga getong vlog at mga interview na ginagawa natin dito sa ating program. Okay, so mga ka-faith, thank you and God bless. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-blessed at na-inspired dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon, make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to, sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.